everybody. Before you go further into the video, just want to say that you're gonna hear my laptop fans fan very aggressively throughout because I'm gonna turn on the program in a while. And there might be motorcycles passing through, but this is the quietest possible setting that I can manage. It's like past midnight. Also, this video is for my friend to ask about the filter. So since most of them have prior knowledge on 3D modeling, I will not be discussing that or explaining that in detail. But if you have questions, you know, just ask. Filterization is in certain programs. Let yan free. Kung nabasa nyo, pause nyo na lang para basahin nyo kayo ng sulat. Tapos, yun yung steps. Tapos yung number sa gilid, yun yung timestamp kung saan siya hanapin, kung ano kailangan nyo. So, itong mga picture na to, or yung mga teaser, pili kayo ng trip nyong view. Yung pinipili ko madalas, yung harap as yung flat na madaling i-model mamaya. Tapos yun, pinili lang kayo kung kailangan nyo, ganun. Pero basta pinakamadali talaga yung nakaharap lang. Tapos tsaka nyo na lang siya i-sculpt afterwards. Mamaya, makita nyo. Modeling. So, yung ginagawa ko, kuha ko nung picture na napili ko. Tapos, iti-trace ko yung outline sa SketchUp. Pag i-trace ko na yung outline, ipupush or pull ko, depende sa size na gusto kong makita. Tapos, itatry kong i-fit. Paano ba i-explain? Ito kasi nagkamali ako. Hindi ko agad nakita na may mga tusok-tusok. So, dapat yung ginawa ko dito, bago ko nalagay yung square, binuho ko na muna siya. Pero trimad na ako, kaya ganyan yung nangyari. So, ayun. Basta, yung rough model, gagawin sa SketchUp. Meron pa siguro ibang program na mas madali, pero ito kasi yung alam ko. Tapos pala, share ko lang, wala ditong ano, wala kayong makukuhang incentive kung meron bang certain amount kayong ma-reach tapos may makukuha kayong cashback. Wala. Giselle.
Tapos, ayan, makikita nyo dyan, ina-adjust ko na rin yung curvature para mas madali pag nag-sculpt. Ayan, medyo tinetesting ko rin kung ano magiging itsura kapag nilagyan ko ng texture. Pero to be honest, hindi yan yung texture na ginamit ko kasi naglagay lang ako ng pink. Tapos, as object file, tapos ipapasok niyo siya dun sa actual program na ginagamit ng Instagram at ng Facebook para sa filters. Tapos, yung program na yan is Spark AR, free din yun. Tapos, ayun, hindi siya masyadong detailed dito kasi mahirap kapag yun agad. Mas madali kapag nag-start sa mas basic. Tapos, ayan, itetest nyo na. So, pag gumagawa kayo, makita nyo yung fit ng filter sa mukha nyo. Tapos, pwede rin naman sa ano, sa AI ba tawag doon? Basta may presets kasi na video na pwede nyo rin gamitin. Kaso medyo mahirap gamitin yun kasi hindi ko makita yung paano yung tapon din sa camera na live. Guess nyo ba? Basta ganun. Parang ko tapos i-test na okay na lahat. Kasi minsan iba yung makikita nyo sa studio, sa Spark AR studio, sa makikita nyo sa buong tulad yung ano, yung headpiece na kay kanina. Dito sa laptop ko, yung itsura nun, pink na pink. Tapos kapag dating sa phone, magmumukha siyang purple-ish. So, ayan, check nyo yun kung paano ba yung talaga itsura niya. Ayan, publish. So, kapag pinublish nyo na, mag-load yung browser nyo. Tapos, pupunta kayo sa publishing tawag doon, page ng Spark AR. Tapos, lagyan nyo doon ito yung title nung effect na gusto nyong i-publish. Tapos, kapag nag-publish kayo from this studio, automatic nang may file dyan sa upload file. Tapos, nalagay nyo kung anong platform. Gusto nyo yung active yung effect, kung Facebook lang ba, or Instagram ba, or both, pwede. Tapos, nalagay kayo ng categories para kung yun yung in-explore ng user, edi makakita yung effect nyo dun. Tapos, after nun, kailangan mo rin kasi mag-upload ng demo video. So, talagang gagamitin mo muna siya bago ka makapag-export or makapag-publish. Tapos dun sa pag-export mo nito, hindi mo siya pwedeng i-share agad kasi malalagay this device hasn't been approved or something like that. Ayun, basta yung mga basic, nasa ko pala talaga yun. As in, tinry ko tignan kung bakit hindi na-approve yung ginawa kong filter para sa pamangkin ko. Pero hindi ko siya masyado mag-gets. Feel ko kasi yung pagka-shoot ko ng demo video, hindi selfie. Ewan ko. Baka mali ako. Pero yun yung pagkakaintindi ko. So, ayun. After nun, edi meron ko ng filter. Tapos, pwede mo na i-share. Tapos mag-appear na siya sa profile mo sa Instagram. Tapos kapag sa Facebook, pwede mo rin i-share galing dito sa studio yung link. Good luck. Gawa din kayo.
See you next time.